tawa-tawanya dyan. Tuloy-tuloy ang matapang na talakayan at mapusong chismisan dito sa ating... Sumpungan HQ! Tanggapan ng sumpungan ng sumpungan! Baka na dito, ma-interview na kami. Kaya balikan lang natin sa mga kapasok pala ating branch kaya si Alex ang ating sinusumpong na sa kasamaang palad ay wala ngayong araw na ito. Pero... Siya ba yung kapatid ni... Sino Alex ba? Sino kapatid ni Tony eh? Okay, wait. Alex. Ay, yun yung nasa commercial dati, yung Alex Dixon. Wow! Ang commercial yun, hindi pa yata ang pinakabutan niya. Ikaw naman eh. Panahon pa yan ang mga agents. Black and white. Black and white pa. Black and white pa yung TV. Ano nga ba yung sumpong ni Alex? Pabalikan na natin, hindi kasi nga malungkot siya dahil magpapasko at wala siyang trabaho. Kaya, syempre, ay ang dami daw inaanak. Kaya, ngayon, ang tanong, eh, paano kaya, or paano tayo makakatulong kay Alex para at least makahanap siya ng source of income or at least para maging masaya siya kahit wala siyang trabaho ngayong holiday season. Aw, that's sad. Pero alam mo yung mas sad? Yung hindi mo ginagawa yung nasa platter. Ngayon ko pala babasa. Okay, bandi pala. May timing kasi siya. Hindi, pero ang tanong namin sa inyo mga kabranchkada, ano ang wish mo ngayong Pasko? Magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pera, magkaroon ng jowa, or all of yabang? Oo, yung yabang, kahit meron siya. Wala! Hindi, habang bumubuo kayo mga kabranchkada natin, babalikan ko yung katanungan na pinutol ko kanina. Okay, ano ba yan? Ngayong, kunyari, pwede kayong mag-wish. Mm-hmm. At ang maipagkakaloob sa inyo, ano ang wish ninyo para sa mga magulang? Ayan. Oh, ako muna. Sige. Ako house and lot kasi yan talaga ang laging hinihiling ng mga magulang ko. Never kasi kami nagkaroon ng sariling bayat lupa kahit nung bata pa. Mm-hmm. So pag meron talagang chance, yun yung unang-una kong ibibigay sa kanila. Mm-hmm. Ikaw, maganda yan. Ako kasi, mas maganda ako. Oo naman. Mas maganda ka sa lahat. Pero ano, ako siguro ano, good health na lang talaga. Sobrang iyan ang kayamanan natin ngayon eh. Lalo alam mo yung panahon ngayon, maraming sakit, maraming mas lumalalang sakit at mas lalalapat. O kaya sana eh yun lang ang wish ko na sana magkaroon sila ng good health and maging masaya sila sa araw-araw nilang buhay. Yun. Ikaw, Abby. Siguro yung ano, makapag-travel ako around the world with my parents. Oh, maganda 'yan. Maganda noon. So, kumadala sila kung saan-saan. Pero ano yung gusto ng mama mo na, or family mo na, gusto nilang puntahan na una? Japan and Switzerland. Oh, Japan. Gusto nila medyo malamig eh. Sabi ko, Iceland na lang. Tama nga naman. Hindi na lang ako magtotalk. Pero, di ba yun yung ano, parang may nakita akong ganun po sa Facebook eh. Yung Iceland daw, talagang maraming puno dun. Hindi yung Greenland, yun ang maraming ice. Oh, palita! Kaya naguguluhan yung mga tao doon pag pinakita mo yung picture. Yung Greenland ay purong-puno ng ice. Kaya huwag ka mag-alala, maray mo mauna naman kayo sa Japan. Nandun kasi ang mga hamon. So, anong ibabati mo sa kanila doon pagdating mo roon? Magandang hamon po! At tawarin niyo po si Abby, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Eh, baka kami mag-aadya yung Voltes 5, mga taga-Japan yun. Okay. Voltes 5, mga taga-Japan. Pero tulungan natin si Alex, ano ba ang pwede natin ma-advise sa kanya para maging positive pa rin siya ngayong holiday season despite sa katotohanan na, yun nga, unfortunately, wala siyang work. Ano ba ang ibang pwede niyang gawin? Laughter is still the best medicine and it is a very good investment. Yan. Ay, pagka nakapagtanim ka ng pagtawa sa mga magulang mo, sa mga mahal mo sa buhay, pwede niyong balik-balikan yun anytime na parang feeling niyo ay kailangan niyong tumawa. Pagka medyo mabigat na yung pinagdadaanan ninyo. So magandang investment yung marami kayong tawa as a family. Tama. As a family kasi ako yung medyo ganyan eh. Mm. Kaya dati nung may mga panahon na yung di pa sa amin yung bahay, kasi yung bubong namin butas-butas. Mm. Pinagkatawa ko, ay butas-butas yung bubong natin. Alam mo, pag yumaman ako, mama, papagawa ko yan. Yung may mga gano'n. So yung panahon na, dumating naman yung panahon na yun na pagawa ko yung bubong at saka yung bahay namin. Ayun yung parang isa sa regalo ko sa kanila. Anong sabi nila, Tol, nung napagawa mo yung bahay? Ano na. Nagpasalamat naman sila. So, very thankful sila. Kasi ano yun eh, isa yun sa mga pangarap nila habang may tumatawag sa atin, no? Mm. Ayun. So, yun.
Pero ano yan, ha? Pero kasi siyempre, alam mo, may kanya-kanya naman tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Kanya-kanya tayong tulong na ginagawa sa ating mga pamilya o kahit sa anumang nangyayari sa buhay natin ngayon. Ganyan din kami dati eh. Pag tumitingin kami ng sa langit, nakikita namin yung mga bituin, tapos sabi namin, nasa na kaya yung bubong namin? Nilipad na pala siya. Siguro hindi ninakaw. Wala pala kaming bubong. Ay, nanako. Nangihina ka? O, yan, gagawin natin. Ano ba? Alam mo, pwede rin gawin ni Arno, ni Alex. Mag-declutter siya ng mga gamit niya. Tapos ba, yung carpet? Oo, yan. Oo, yun, ibenta niya. Mahal yun, ha? Mahal yun. Mali mo, may talent siya, di ba, sa art. Kung mag-drawing siya, pwede niya ibenta yun. Oo, siguro may mga kailangan, parang kung ano yung gusto mo, no? Baka mamaya doon ka mag-excel, tsaka baka doon ka kumita. No? Baka mamaya mahilig siya mag-decorate. Eh, maraming decoration ngayon, baka pwede siyang mag-part-time, no? Tama. O, mag-livestream. Yan. Ang pagkita ng pera, hindi naman kasi kailangan talagang magtrabaho, mag-apply. You have your own way to find money, diba? Basta sa marangal na paraan. Tama, sa tamang paraan. Magbigay ng lima abi. Katulad ng pwede kang magbenta. Okay, one. Pwede kang mag-digital live stream. Yeah, okay, two. Pangatlo, pwede kang yun nga, mag-declutter ng mga gamit kung ano yung mga hindi nagagamit sa bahay. Yeah, okay, tatlo na. Pang-apat, pwede kang yung talent mo. Kung may talent ka, pwede kang kumanta. Yeah. Pwede kang yan. Okay, apat na. Pang-lima naman, pwede namang humiga sa mga ninong at ninang mo. Wow! Ang ganda mo! Nabuhay! Nabuhay! May pera ka na agad! Tsaka maganda yun, ha? Kung wala kang pambigay sa mga inaanak mo ngayon, gigawin mo, puntahan mo yung mga ninong mo muna. Tapos pagka nakalikong ka na ng sapat, sa iyo nang ibibigay mo sa mga ninong. Tama yun. Pwede naman talaga, di ba? Oo naman. You pay it forward. Oh, thank you. Pero kayo ba ay naniniwala doon sa tinatawag na God's perfect timing? Ba, pagdating sa trabaho, naniniwala rin ba kayo na kunyari, in God's perfect timing ay makukuha ko rin itong trabaho to, itong inaasam kong hanap buhay. Oo, ako medyo naniniwala ako sa ganun. Kasi lahat ng mga trabaho mo nakukuha ngayon, para kung di ka man maging okay dyan, part yan para mag-grow ka. Parang hinuhubog ka lang para pagdating mo dun sa totoong trabaho ibibigay sa'yo, handang-handa ka. At yun yung perfect timing for you. Yeah, doon mo may lalabas yung talento mo at magiging masaya ka. Dahil ano, buo ka na. Ako tol, naalala ko, sa'yo ko narinig to eh. Na parang pagka meron kang gustong applyan o gustong trabaho na hindi mo natatanggap, ang binanggit mo lang, nire-reroute ka lang. Dinadala ka lang dun sa gusto niya na gusto ko dito ka mapunta. Parang ganyan. Yeah. So hindi talaga siya parang, ang tawag dun, yung parang failure. No. Alright. Parang redirection lang. Tsaka, yung God's perfect timing naman, hindi rin yan excuse na huwag kang mag-work. Oh, no. Diba? Parang habang wala pa yung gustong-gusto mong trabaho talaga, yung pangarap mong trabaho, at the moment, syempre, practicality is still the key to survival. So dapat, humanap ka muna talaga ng trabaho na magsusustain sa'yo. And pwede namang, diba, step by step, tsaka mo habulin and puntahan or mag-audition ka pa din or gawin mo pa din kung ano talaga yung gusto mong trabaho. Pero at the same time, kumbaga, meron kang backup, meron kang stepping stone na ginagamit at nag-work ka pa din. No, maganda yung sinabi mo na step by step, ha? Lalo na kung dancer ka. Talaga, step by step lang. Hindi mo pwedeng dancer ka, tapos wala kang step by step. Tama. Wala yun. Mas naniniwala ako sa ano. Ayun nga, bukod sa God's perfect timing, mas ako sa everything happens for a reason talaga. Saka papasok dun yung yun yung under ng God's perfect timing, di ba? So, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, may rason yun eh. At saka, yung mga rason na yun ang mas magpapatibay sa'yo para mas pagandahin yung kinabukasan mo. Ako, exactly a year ago, wala akong talagang maaasahan akong trabaho. Hindi ko na-imagine na pagpasok itong 2022 ay magiging magician na ako. Diba? Hindi, kumbaga, hindi ko yung nakala na mapapasok ako sa hosting dito sa PAI. So, parang talagang hindi ko naman pinlano to. Hindi ko pinlano na mag-host, na makapasok dito. Pero feeling ko may nagdala sa akin dito. At si Madam Pipay yun. Ay, hindi. Joke lang. Pero totoo, prayers, pag-pray lang talaga kayo. Kasi ako noon, sabi ko, bigyan ako ng trabahong magiging masaya ako at magiging ako. So, biglang dumating si Pai. Parang ako, parang, uy, ang galing. Na gusto ko siya. Tsaka nung una, parang ano siya eh,
takot pa ako talaga sobra. Kasi hosting, di ako magaling. Hindi ko alam kung paano ginagawa. Pero dumating siya, at dito ako nag-grow. Parang nag-gain ko yung sarili ko na, ah, okay, masaya ako dito. Ito na pala yung para sa akin. Parang gano'n. Bakit parang naiiyak ka to? Eh di, syempre, may ano yan, may kurot sa puso yan. Totoo yun kasi na, yun talaga yung fear ko noon, na ayoko ng hosting, basta sarado. Siyempre, asawa ko. Pero nga tayo na story ng Mayor eh. Na ang sumuporta sa atin, mga asawa natin, try mo lang. Ganyan-ganyan yung mga word. Try mo lang. Tapos yung nag-try natin, ang saya pala. Masaya pala talaga tayo. Ayun. So, ibig sabihin ng kailangan mag-asawa na rin hindi! Tayo. Hindi! Yan talaga, pag para sa'yo, yeah. Walang makakaagaw niyan, dadating at dadating. Kaya ano ang ating huling advice para kay Alex? Pero bago tayo mag-advise, balikan muna natin ang resulta ng ating Sukungan HQ poll. Sa katanungan na, anong wish mo ngayong Pasko? At ang sabi nga dito ay all of the above. Wow! Magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pera, magkaroon ng jowa. Mantakin mo kung meron ka lahat niyan. Oh, grabe ba? Sino ka dyan? Hindi ko na talaga ang star ng Pasko. So hindi na ito. Hindi na ito. Hindi na siya. Ano. Hindi na, di ba? Ang swerte mo naman kung gano'n. Pero last message niya kay Alex, no, ako lang, siguro kung wala man talaga ngayon, i-enjoy mo lang kung wala ka talaga mabigay sa mga inaanak mo ngayon. Sana next year bumawi ka, yan. Para ano, wag kang maging malungkot dahil wala kang mabigay ngayon. Bigyan mo na lang sila ng kasiyahan or kahit o ano lang talaga yung kaya mo. Pero next year parang dapat mas paghandaan natin para lahat mas masaya, di ba? Oo. At huwag kang titigil maghanap ng trabaho. Hindi man ngayong holiday season. At huwag kang mahiyang umamin sa mga inaanak yan, na tama, wala ka pang trabaho. Dahil hindi naman tayo bangko ng mga inaanak natin. Di ba nandito tayo para maging gabay sa kanila? If ever na mawala man, di ba second parent nga tayo. So, ganun lang. Matatanggap naman nila yan. At yun, humanap ka lang ng trabaho. At habang wala pa, kung talaga nahihirapan ka, humanap ka ng alternative. Yan. Ikaw, Abby. Enjoy mo lang ang buhay mo. And yun, dapat palaging positive ka lang din. Para positive yung pumasok sa buhay. O, yeah. Diba? Parang Hallmark greeting card talaga si Abby. Ayan. Ito na nga, yung mga kabranch kata natin, baka meron silang tampo, irita, mood swing. So kahit ano pang uri ng sumpong, pwede yung isend dito yan at IMPI official. Gamitan nyo ng hashtag Barangay Paisilog o di kaya ay mag-send ng email sa barangaypaisilog@gmail.com. Diba? Ba't di ka nagbigay ng advice, Mayor? Tinakasan mo kasi. Nasabi nyo na lahat. Maganda lang na nga sinabi nyo. Sige, bukas po ang aming tanggapan sa kahit anumang inain nyo sa buhay, nasa carpet man kayo o nasa ibang bahay. Dahil sa Sumpungan HQ, lahat ng feelings ay balik! Sa pagbabalik, alamin lang lahat ang impormasyon na inaabangan mo at makakatulong sa'yo! Oh. Ang pinakainihintay mo, ibibigay namin sa'yo sa... Eto na nga! Kaya ka-brunch kada, huwag lilipat ng channel dahil magbabalik pa ang... Barangay 5-0!